Ramdam ni Ling na hindi pa rin okay ang nararamdaman ni Bingo dahil sa kanyang ina, kaya naman nakaisip siya ng paraan kung paanong pasasayahin itong si Bingo. Niyaya niya si Bingo para magkaroon ng family bonding kasama na rin ang kanyang mga kaibigan. Sa ganitong paraan ay malilimutan ni Bingo ang galit na nararamdaman niya. Masayang-masaya naman si Bingo na makakasama ang kanyang pamilya at pati na rin ang kanyang kaibigan. At nasabi niya nga na ang pamilya dapat araw-araw ay masaya sila. Tugon naman ang kanyang lola na sinabi ni Ling na magbanding sila, kasama na rin itong si Bingo. Kaya sobrang na-appreciate naman ni Bingo ang ginagawa ni Ling. Na magsimula na nga activity nila, tinanong ni Bingo kung handa nang matalo itong si Ling. Pero sinabi ni Ling na hindi siya matatalo at baka itong si Bingo ang matalo. Kaya ang dalawa naman ay nagpapaligsahan. Pero dahil nga mahal ni Bingo itong si Ling kaya hinahayaan niya itong manalo at ini-enjoy na lang nila ang moment na yon. Masayang masaya naman itong si Bingo sa araw na yon at nasabi niya na ang araw na yon ay hindi dapat hayaang masira. Gayunpaman, pagka-uwi naman nila nakita ni Bingo ang guard ng kanyang ina at may inabot ito sa kanya at pinabibigay daw ito ng kanyang ina. Pagbukas ni Bingo, ito ay isang gitara at may letter pa si Annie sa kanya na nagsasabing balang araw ay tutugtog at kakanta ulit silang dalawa. At excited na nga itong si Annie na mangyari ang moment na yon. Pero dahil galit nga itong si Bingo at sarado ang isip niya at sa inis niya ay sumama siya sa guard at nagpahatid sa bahay ni Annie. Binalik ni Bingo ang gitara at sinabi niyang hindi niya ito kailangan. At kailanman ay hindi na mauulit ang moment na yon. At dagdag pa nga ni Bingo na kasalanan lahat ito ng kanyang ina at patuloy ang paninisi niya. At sinabi pa niyang huwag na siyang magpapadala pa ng kahit ano. Nakikiusap naman itong si Annie sa kanya na pakinggan naman siya at gusto niyang magpaliwanag. Kaya pagtatanong ni Bingo na ano ang paliwanag niya. Dito na nga ba sasabihin ni Annie ang totoo kung bakit niya tinanggap ang pera noon na binigay ni Cindy sa kanya at nagawa niya lang yon dahil wala siyang choice at tinakot siya ni Cindy. Sa kabilang banda naman, nalaman na ni Ling na si Carissa ang ex ni Charlie Stone kaya natanong niya ito na kung ano ang nangyari, bakit sila naghiwalay noon. Dito na nga tuluyang nagtapat si Carissa na sobrang takot na takot siya noong araw na yon kaya iniwan niya itong si Charlie Stone. Dagdag pa niya ng November 17 ay pumunta sa kanya si Charlie Stone at iyak ng iyak. Hindi nga makapaniwala si Ling sa kanyang narinig dahil yon ang araw na nawala ang kanyang ina. Dahil sa nalaman ni Ling, agad siyang umuwi para komprontahin itong si Charlie Stone. Kaya nang makita niya ito, pagtatanong niya kung nasaan ito nung araw na nawala ang kanyang ina. Gulat na gulat nga itong si Charlie Stone nang tanongin siya ni Ling at hindi niya alam kung ano ang sasagot niya. Yan ang mga dapat nating abangan bukas sa Kent by Milab.